Mga idol, nabaon na nga po sa 2-0 ang Milwaukee Bucks sa kanilang serye kontra sa Phoenix Suns kasunod ng kanilang pagkatalo sa Game 2 ng NBA Finals. Pero ang tanong, paano nga ba sila dito natalo gayong nakapag-adjust naman sila sa kanilang laban? Yan nga, ang sasagutin natin ngayon dito sa ating bagong video. Nasasamahan ko na rin ang gagamiting bagong logo ng NBA at ang balitang pwede pa nga daw makuha ng Los Angeles Lakers ang isang Kawhi Leonard. Kaya tara, simulan na natin to. May pagkakataon na nga sana ang Milwaukee Bucks na maitabla ang kanilang serye sa Game 2 ng NBA Finals. Ngunit kahit man nga po naging epektibo ang kanilang mga ginawang adjustment, sa unang mga minuto ng kanilang laban ay bigo pa rin nga sila ditong manalo. Una nga po sanang umarangkada sa Game 2 ang Milwaukee Bucks bunsod ng kanilang napakahigpit na depensa sa ilalim ng basket. Ngunit sinagot naman nga po ito ng Phoenix Suns gamit ang kanilang napakainit na perimeter shoot na siyang dahilan bakit natambakan nila ang Bucks sa second quarter ng kanilang laban. Bagamat man nga po mas naging dominante ang Milwaukee sa ilalim ng basket, mapa-opensa man yan o depensa, wala rin naman nga po silang naisasagot sa mga binibitawang tira ng Phoenix Suns sa labas ng 3-point line. Yes mga idol, tuluyan na nga pong napahinto ng Bucks si DeAndre Ayton, ngunit kasabay naman nga po nito ang pag-init ng opensa ni na Devin Booker, Chris Paul at si Michael Bridges. Kaya maging ang 42 big points at 12 rebounds nga po ni Giannis ay hindi naging sapat upang makahabol sila sa kanilang laro given na wala sa kanilang nakakapigil sa perimeter shooting ng Phoenix Suns. Kaya sa pagtatapos nga po ng kanilang Game 2 sa score na 118-108 ay uuwi nga po ang Milwaukee sa kanilang home court habang sila ay baon sa 2-0 sa NBA Finals. Samantala, sa ibang storya naman tayo, marami na nga po ang sumubok na mag-suggest na baguhin na ang logo ng NBA, ngunit hanggang sa ngayon nga po ay hindi pa rin nila napipilit ang liga tungkol sa usaping ito. May ilan rin nga po mga nagsabi na si Kobe Bryant o si Michael Jordan ang karapat dapat na maging bagong logo ng liga na papalit sana kay Jerry West. Ang kaso, wa-epek nga po ang kanilang mga pinagsasasabi dahil aminado rin naman nga po ang liga na napakahirap sa kanilang parte na pumili kung sino man ang magiging logo ng NBA kung babaguhin man nila ito. Pero dahil nga po sa gaganaping ika-75th na anibersaryo ng liga sa susunod na taon, ay pumayag naman nga po sila kahit papano'y baguhin ng konti ang kanilang logo. Yes mga idol, magkakaroon nga po ng isang special na logo ang NBA sa susunod na season ayon sa inilabas na balita ni Adrian Wojnarowski ng ESPN. At heto na nga po yon. Well, kung inyo nga pong mapapansin, kakaunti lamang nga po ang nabago sa disenyo ng logo, bagay na hindi nagustuhan ng ilang mga fans. Nabago lamang nga po ang shape nito at nilagyan ng number 75 sa gilid. Wala nga pong nabago sa manlalaro na nasa logo na nangangahulugan lamang na kontento na talaga ang NBA kung ano man ang meron sila ngayon. Sa huling balita naman tayo, isa nga po sa mga pinaka-inaabangang storya ngayong off-season ay ang gagawing move ni Kawhi Leonard sa Los Angeles Clippers. Well, dalawa lamang nga pwede niyang gawin ngayon. Manatili na lamang siya sa Clippers o di kaya'y umalis at humanap na ng ibang koponan. Kaya marami na nga po mga eksperto ang inaanalisa na ang mga posibleng gagawin ni Kawhi Leonard ngayong off-season. At isa nga po sa mga nagpahayag na dito ng opinyon ay si Skip Bayless na nagsabing hindi nga daw po siya magugulat kung sakali mang biglang na lang sumali si Kawhi Leonard sa Los Angeles Lakers. Kaya hindi pa rin naman nga po natin maiaalis ang posibilidad na mangyari ito ngayong off-season, lalo pat dalawang taon na lang naman nga po ang nakakalipas mula nang magkaroon ng malaking chance ang Lakers na makuha ang isang Kawhi Leonard. At ngayon nga po posible na siyang maging unrestricted free agent muli, kung saan maaari niyang tanggapin ang kahit gaano mang kalaking kontrata. Ay maaari nga pong ikonsidera nito ang Lakers na salihan kung sakasakali mang ayaw niya nang maglaro sa Los Angeles Clippers. So yun lang mga idol ang ating pinakabagong video dito sa akin channel. Once again,
This is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin at pindutin ang notification bell. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Shoutout nga pala at maraming salamat sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanonood dyan.